Bilang tugon sa reklamong ibinahagi ni Cotabato City Mayor Attorney Francis Cynthia Sayadi, kaugnay sa kung saan isasagawa ang canvassing ng botohan ay nilinaw kahapon ni COMELEC Regional Director Attorney Ray Sumalipaw na hindi pa buo ang desisyon kung saan ito gagawin bagamat may rekomendasyon na na isasagawa ang nasabing canvassing sa Sharif Cabunsuan Cultural Complex sa Bangsamoro Government Center ay hindi pa rin anya ito na pagdidesisyonan. We are contesting that. We are contesting that because ayon sa Omnibus Election Code, it should be in the Sangguniang Panglungsod. As to anong basis nila doon, that I do not know. But it has to be corrected. Because if we do not talk, they will always do that. You know, ang mga tao sa Cotabato City, always na sinasaksak nila na magkakaroon ng ball part 2. No, there will not be. Ganon. I still believe that this is a presidential election. Since it is a presidential election, tututukan niya ng national. Tututukan niya ng bawat kandidato. So, doon sa nagpapakalat ng ganyan, you know, I'm a lawyer, no? Sa lahat ninyo na nakikinig, do not ever entertain in your mind that I am stupid because I will not allow you to do it again. Never, never remember that. Ambassadors, there were recommendations and of course, the request, petition from the contending parties and of course, some of the stakeholders. At first, 6ID, at siyempre sa loob din ng ORG or the OCM, Office of the Chief Minister. But finally, the Rembank decided to be in the school, in Cotabato State College learn. Yeah. So then, ang provincial board of canvassing. Dagdag pa nito kung susundin ang general rule ay gaganapin ang canvassing sa mismong sangguniang panglungsod. Subalit tinitingnan pa rin ito at hinahantay ang pagiging desisyon ng COMELEC and Bank. For the city, Board of Canvassers for Cotabato City, of course under the default or the general rule, canvassing should be at the session hall of the sangguniang panlalawigan for cities or sangguniang bayan for municipalities. But there were moves to transfer it again to the OCM, Office of the Chief Minister, and meron din nag-request sa school. Samantala, sinisiguro naman ito na walang daya ang mangyayari sa bilangan ng botohan. Para sa Kutang Bato News, ako si Crisbel May Lorenzo.